Brother Ray, simulan mo ng prayer. Unmute ka, unmute. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. At sa oras na ito, kami nagpupuri. Kami ay dumadakila sa iyo. Kami ay nananalangin sa iyo. Nawa, Panginoon, that we keep us in unity in your presence, O Lord, na ikaw, Panginoon, ang kumilos. Sandali ito sa aming pong pagbo-broadcast. Dalangin po namin, Panginoon, na hipuin mo ang bawat taong makikinig ng iyong salita at malaya kang kumilos sa kanyang puso at gamitin mo kami bilang instrumento mo na nagpupuri, nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God, nagbibigay tayong pagpapasalamat sa papuri DCAS na laging nagpapagamit ng mga nilang mga awitin, Karilika at Papuri 1 hanggang 21. Ganon din si Pastora Stamilaki, ganon din ang sina Brother Glenn, na nagpapasalamat tayo sa Panginoon na sa dami ng namamatay ay buhay pa tayo. Sabi nga, parang may kakaibang ginagawa yung paligid eh. Pero, for the grace of God, buhay pa tayo, di ba, Brother Ray? Amen. At yun ang ating isa sa mga pangako sa ating Panginoon na ang sino man magsumuko at ibigay ang lahat ng ating mga kasalanan because for the wages of sin is death. Amen. But the gift of God is eternal life. Amen. Yan ang ating pangahawakan palagi. At kumusta po kayo dyan na nakikinig ngayon? At kami po ay live na nagbo-broadcast dito po sa Sydney, Australia. Si Tatay naman ay nasa Philippines. At kung saan mo kayo naroon ay amin po kayong sasamahan ng mga hanggang 2 oras. At magbibigay kami ng mga awitin na ninyong magugustuhan mula sa papuri at nagpapasalamat tayo, Tatay Yel, kay Kuya Efren Palurina na pinaunlakan tayo upang tayo mag-play ng papuri para sa kapurihan ng Panginoon. At tayo rin ay makikinig ng pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. Tatay Yel, anong magiging topic natin? Praise God. Ayan. Gusto ba nilang pumunta ng langit? Gandang amen. Ka. Gusto nyo bang pumunta ng langit? Pero may requirements yan, Brother Ray. May sinabi ang Biblia dyan na dapat mong, kumbaga, may daan na dapat sila. Before that, we would like to greet Edom a blessing from Africa and Diego Teixeira from Brazil. Even though busy mga si Jojo Wright ng Amerika. At wow. si Brother Kawel Sin ng India. Yan yung mga estudyante ko, Brother Ray Manaloto. Ibang Bible study correspondent. God bless you, all mm-hmm. my students in Christ Jesus. God bless you po. Amen. Thank you for joining us while we are broadcasting here via Zoom. And we're hoping that you will be enjoy as we doing this for the glory of the Lord. And you know what you had mentioned, Tatay Yel, you mentioned about, you know, how we get in heaven, you know. Amen. Do you like to be in heaven, you know? It seems like when you ask the question, it doesn't make sense because everyone wants to be in heaven. Yeah. But the requirements is
we will talk about it tonight at amin pong sasabihin sa inyo ng detalye. Yes. And how to get the formula. The formula going to heaven is not so easy. You need to sacrifice something. You need to give something for the glory of God. Money and other wealth is not needed to go to heaven. Mm-hmm. Give your whole life to Jesus Christ. Yeah. Amen. It's not. Kailangan yung pera mo, eh, Brother Ray, eh, pagdating ng araw. And we're going to tell you about, you know, from only from the Bible. Amen. Based on the Bible. Based in the Bible. And it's not from our perception, it's not from our what we learn, but only from the Bible. What the Bible says about how we get in heaven and what are the formula to be get in heaven. Amen. And mayroon pa tayo mga music dyan o what do you think? Yes, we tayo sa Panginoon ng papuri uli yung ating tinutugtog kanina na naalala mo na ang sarap balik-balikan. Andito na si Kuya Danny at si Brother Brent. Tayo hello. Papabatiin muna natin itong dalawa to bago tayo magpatugtog ng saring na. Kuya Dan, pati ka muna. Magandang hapon po sa inyo lahat. Dito po ay alas 5, alas 5, alas 5, alas tama. Nang alas 5:08 ng hapon. Isang mapagpala po sa inyo lahat na it ngayon po ilinggo na naman. Amen. Amen. Mamaya, we would like to watch the special song of Brother Danny kung minakanda. Pala. Alam mo na. Natulog ako, kakagising ko lang. Pero nagpakanta kami kanina ni Brother Ray. Siguro maalala ni Brother Berhel itong mga kantan to. Ito ha. Aawit na tayo pa sa Panginoon. Sige mo na si Brother Berhel. Si Bishop eh. Okay, ang init. Feeling hot sa dito eh. Nasa upper room ako eh. Huwag ka lang dyan sa lower place. Ano ko ngayon? Las Vegas. Sa lower room, maraming ano eh. Maraming people. Ano kasi kami dito, apat na pamilya. Okay. Okay lang yun. Basta meron kang privacy for the Lord. Hindi, ang mahalaga ngayon sa Pilipinas, hindi lang... Ito nga yung... Brother Ray, hindi lang privacy. Yung may matulugan ka. Ay. Well, laking bagay na yan, ha? At mahal na rin ang mga rin. Naalala niyo yung mga kapang yan? Yeah, pakinggan natin. Habang nanliligaw si Beryl niya. Ano na naman? Ay. Di alam niyo kasi, mayroon mga kanta kasi. Kalaman si Juice, oh. Yes. Kalaman si Juice. Iniinggit niyo akong dalawa kung muna kauubos lang yung aking guilty. Yung aking salabat. Ano to? Puro ha? Puro. Nilagyan ko lang ng tubig. Mga 10 o 8 kalamansi. Walang asukal ha? It's gabi. Eating hot. Ang laging pasan, tila ba wala ng katulad. Topic natin, gusto niyo bang pumunta ng langit? Yeah. Buksan lang yung messenger niyo, andiyan na yung mga verse natin, ha? Ay, Ariel, ikaw lang nag-invite ako, hindi ako nag-invite, ha? Hindi, ito, ano naman natin, di. Pwede ka naman mag-invite, basta ang invite mo, payapa naman. Pwede ka mag-invite, basta payapa lang, payag naman kami. Ba, imbitahin mo siya, no?
Malay mo, pumasok si Kuya Andre. Mamaya, Brother Berhal, pwede mong batiin yung mga kaskwela natin dyan sa MIST. Alam mo, kahit pa paano sa record, pwede ipasa yan eh. Binabati kayo na lang maging bahay. Batch sa 82 ng MIST sa Marikina. Si Danny, Roosevelt 2 eh. Anong batch ka, Danny? Praise the Lord. Naka-atin tayo uli ng service. Glory to God. Na-recharge ka nga eh. Na-recharge ka. Ako naman, lagi naman ako. Nandun ako sa mga. Iba talaga pag face to face. Grabe. Alam mo pala sa Bataan hanggang ngayon wala pa eh. Sabi niyong kaibigan kong pastor doon, bro, 100% ayaw pa kami pagkaroon ng fellowship. Pero alam niyo ba, mga ayaw. Pero alam niyo ba, sa Kainta, si Pastor Serapin, simula ng pandemya, walang face-to-face sa kanya. Lagi yan regular. Wala na yung mga GCM na yan, MCM na yan. Lagi sa kanya, Pastor Serapin. Kaya nakakalungkot mga patid, nakilala niyo si Serapin Evangelista, si Pastor. Natapat lang bago mag-pandemya, namatay yung asawa niya. Pneumonia. Ano ba request mo, Brother Burhel, na kanta? Hanapin ko. Ganyan kita ka lang, ganyan kakalaka sa akin. Basta papuri, ha? Alam mo yung tugtog na yan. Bagong-bago pa lang talaga ako sa Panginoon yan, yung mga tugtog na yan. Wala pa kayo sa Panginoon yan, yung mga tugtog na yan. Kaya ang bawat tugtog talaga ay nagiging dahilan to sa iyong paglago sa Panginoon. Nalaman yung tugtog sa edad mo. Oh, yung ano, mapapansin mo, karamihan sa gitara lang yung ano eh. Oo, oh, yung mga tugtugan yung ano, gitara lang eh. Pero yung gitara talagang maganda dating eh. Saka mahalata mo, kapag ang singer ay sintonado yung gitara. Ba, di ba, Brother Bell? Pagka ang gitara ay sintonado. Sintonado ba yung... Oo, hindi. Kahit ang maganda yung singer, eh, talaga mapapansin mo yung gitara. Buwibiyak eh. Pero alam niyo, sa habag ng Panginoon, bago kayo dumating, Brother Danny, marami naging gitarista sa Marikina ng mga magagaling. Oo, daming ano, mga kabataan yung ano talaga na... Mga natuto. Mamaya, Brother Berhel, bumati ka pagkatapos itong kanta. Yung araw, hindi nabubuo ang araw ko sa... Biro mo. Ngayon, pag walang tupan ligaw. Number. Number 85 ako. Brad, so, kamutin. Brad, malapit ka na mahulog. Ilang, ano na, hulog ka. Bakit? Na. Di ba isang taan lang?
100 eh. 100 lang ang kailangan umatin eh. Sa 30% eh. Nabuo ba yung 100? Oo, kasi 40 plus, ano yun? Yun sa mga church yun, lahat. Oo. 40 plus yun. Pero kanina, umatin yung kapatid ni Alona ah. Hindi mo napansin, yung kapatid niyang kuya niya, si Alona. Chappy. Si Alona Gabi, napansin. Yung ano, yung... apat ang katabi ko si ano eh, yung pamilya ni... yung kapatid ni Alona. Tapos okay, yung... Nanumbalik. Anak na may asawa. Dad, yung walang pandemic, hindi nagsisimba yun. Natakot, baka mamatay ano. Tagal ng pinagsimba yun. Isa yun sa mga sumasabay sa Bible. Apat sila eh. Puro mga ano eh, heavyweight. Oo, pati asawa niyo. Okay yung preaching ni ano? Ni... Ni sir. Nakinig ka ako eh. Brother Iser. Sabi ko kay Nunoy, glory to God. Yeah, sabi ko kay Nunoy, konting bayo pa. Nunoy kasi parang teacher eh, ano. Si Marilu Pasco may bisita galing ng Baguio. Medyo hindi daw siya muna makaka-join. Okay lang. Si Marilu Pasco may bisita galing ng Baguio. Memorable yung kantang yan. Ah. Brother Berhel. Yan. Dami yan. Ang reunion. Itong overseas. Itong OFW. OFW naman. Pero talaga dito sa Pilipinas, sa Kiniberhen, painit ng painit. Talagang siguro malakas ang iuulan nito. Iba init eh. Brother Berhel, may napapansin ka pa ba singkamas dyan sa atin? Kasi pag summer, maraming singkamas. Manda lang, pero meron sa ilog. Oo, eh, pero pinagbawal na magtanim sa ilog dahil ang daming biometers ng ilog natin eh. Ang daming chemicals ng lupa ng ano ng ilog natin eh. Sa biometals. Pero kapulayan sa Panginoon, itong lately, luminis yung ilog natin eh. Maganda na yung ilog natin. Hindi na katulad yung araw na mabaho yung ilog ngayon. Hindi na. Pero parang hindi niya yata may babalik yung dati eh. No? Hindi, naibabalik. Alam mo ba, maniniwala ka kapatid, papuntang Pasig hanggang Manila Bay, na-discover nila bumaba yung ano yung pollution. Pagkatapos dun nga sa papuntang Manila Bay, tanong mo kay Berhel, ang dami na ng isda, bro. Eh, ang tanong, yung tubig, ano yung hindi, baka na, may, con- nawawala. May content yung polluted yung tubig. Hindi, na, ano, bumababa na nga, dabi yung mga biochemist ng Manila Bay. Kapag yan sa Panginoon, bumababa yung ano yung chemical element. Kasi ang inaalala ko nga yung ano yung mga pabrika, ang dami ng pabrika diyan syempre na itatapon nila yung waste na walang kulay ah diyan sa hindi ilong. Pero simulan yung panahon ni yung isang presidente, hindi ko matanda, lahat ng pabrika ay dinala na sa Laguna. Kaya wala na mga pabrika doon ngayon. Pati nga yung Pandacan Depo ha. Yung Pandacan Depo na kinatatakutan namin sa Metro Manila. Kasi pumutok lang yan sa Bugang Metro Manila eh.
Wala na din pandakan ng depo doon. O, dahan-dahan na nawawala. Kaya salamat sa Panginoon. Brother Berhad, bumati ka nga muna. Mapagpala at magandang hapon sa Pilipinas, maging sa amazing Australia at exciting USA at sa buong mundo. Brad, di mo binabati yung ninong natin. Okay. Di mo binabati yung ninong natin. Lagi nakikinig yun. Si Tatay Jaime? Si Ninong Jaime? Oo, oh, nakikinig yun. Kung hindi man dito, nakaka-replay yun. Yung sa beses, mga kapatid, ay kapulayan sa pangin, nakikinig sa atin si Pastor Arnel Angeles. Isang beses nga nakinig yung mga estudyante ko sa Africa, kapurihan sa Panginoon. Alam mo, Brother Berhal, Brother Danny, Brother Ray, sa Pure Gospel, ang daming ulat ngayon na maraming nabautisman through this Pure Gospel. Yung linya natin ngayon sa ano, maraming tumanggap sa Panginoon at nagpapabautismo. Patulad sa Greece. Yung silang bautismo sa Tabindagat, nagpaplano sila sa iba pang lugar. At maraming, alam mo kahit na sabihin natin ilan lang yung audience natin, nagiging parte tayo ng evangelism. Kasi this is a history for evangelism, for the God's glory. Yeah, Brother Berhel? Napakaganda ng service kanina. Kwento na Brother Danny yung service kanina. Mabati mo na si Berhel. Napakaganda. Oh God. Glory, glory, hallelujah. Oh, naging robot ka. Hallelujah. Speaking in tongues. Hallelujah. Praise God. Nagpipress si Brother Berhel. Saka si Ate Tess, nagpipress din yan. Well, ang sa akin pakiramdam po ha, kada pagka Sunday katulad ng ganito eh, parang nagiging excited ako eh. Ako kahit ako naman eh. Paano man laging gagawin ng Diyos? Ayaw ko kung ano yung pare pala tayo ng mga pakiramdam. Ako excited ako. Makita ko lang si Berhel na malakas. Masaya na din ako. Lalo tayo. Alam niyo ang bawat, hindi sa yung nagyayabangan tayo, yung nagpapala ka. Alam niyo may elemento ang bawat pagkikita-kita kasi. Yes. Maraming elemento yan na ginagawa doon sa human being natin. Yung makakita ka nga lang ng view, di ba Brother Berhel? Parang ikaw na handon mismo eh. Yung naglalakbay ka eh. Oh, medyo tayo lang si Kuya Danny ngayon. Kuya Danny, ano ba magandang balita dyan sa lugar mo ngayon? Malamig. Malamig lang. Yung lang masasabi ko, malamig. Oh, alam mo? Kasi papasok ng winter. This next week. Walam niyo na pati... Start ng winter is June. So, makakaramdam na kami ng negative degrees. 0 degrees every day. Pag-isi sa umaga, ang hirap bumangon, ang sarap matulog. Sobrang lamig. So, yun. At kabaligtaran sa Pilipinas. Kaya, nakaka-bless din pag malamig. Dahil makakatipid ka sa lahat. Itipid ka sa electric fan, sa kuryente. Kaya lang, ang gagamitin mo dito is heater. Heater, oh. Hindi ka mainitan. Hindi ka na mag-aircon. Kaya lang, ang problema. Hindi ka lang napapagod sa summer. Ito, sa summer kasi nakakapagod ang init. Itong winter, hindi naman. Okay naman. Ang problema, ito makaba tayo. Pagka winter, ano? Kakain. Iinom ng mga maiinit. Oh, totoo yan. Alam nyo kanina, pag-uwi ko,
Inatid pa ako ni Brother Purdy hanggang doon sa sakaya ng tricycle na sapa. Nakamuto. Hindi ka pa inatid na diretso. Ah, hindi na. Taga ano yun eh. Ayos na doon. Doon lang ako sasakay. Malanday. Bata Malanday na ngayon yun. Malanday. Malanday yun eh. Oo. Sa Malanday? Lamuan. Sa may malapit sa Santa Teresita. Opposite. Lamuan. Di ba may Parkland doon? Parkland. Remember? Parkland Subdivision. Bago dumating ng Parkland Subdivision, kaya na ano yun, sa side ni Sister Abby Medina Torres. Alam namin ni Kuya Dani. Ayan na. Napunta ko na yun. Oh, tama. Ako, hindi ako nakapasok doon. Nakita ko lang. Brother Berhal, anong oras dumating si Kaperde? Si? Si Kaperde. Hindi ko na napansin. Basta. Hindi ba late? Ha? Hindi ba late? Nasa mezzanine siya. Mezzanine. Yes. Oo, mezzanine. Nasa sanctuary ako. Lagi na sila ni Marlon nasa taas. Nasa taas sila. Eh kami, kami pamilya, mga kapatid, di naman sa pagmamalaki ha. Hindi kami nalilate. Yung andiyang nalagi kami, hindi kami nalilate. Kasi Sabado pa lang, andiyan na kami. Kami pa rin ang huling umuwi. Yung, eto. Yung hindi pa nagla-lockdown, doon ako lagi sa mezzanine. Bakit? Sa taas? Ngayon, dyan na sa sanctuary. Oo. Pero kung sanctuary na. Hindi ko na hiligan kahit yung unang-una. Ayoko yung nasa malayo. Lumayo man ako, nandun ako doon sa control area, di ba? Hanggang doon lang ako. Gusto ko, lagi maingay akong worship eh. Alam ko, Tatayel, lagi kang nasa harapan eh, no? Then yung kabataan ako nyan, pero nitong may pamilya na ako, siyempre, nahihiya na tayo. Medyo, kumbaga sa salitang kanto, tigulang na nga tayo eh. Nasa harap pa tayo. Hindi, nandun na katamtama. Pero pinakamaingay akong mag-worship. Tanong mo dyan kay Ben. Pinahamon ko lahat ng preacher eh. Nasisigaw ako sa preacher. Come on, preach it! Come on! Ako yung pinakamaingay doon dahil gusto ko yung ano, hindi naman dahil sa ano, yung gusto ko, nagsisimula sa akin yung init eh. Yung pang laging pang recharging ako sa ano. Dahil, alam mo naman tayo kabataan natin eh. We want yung mabilis tayong nakakadama ng alam nyo ha, testimony ko bago tayo mag-ano ha. This worship, alam nyo yung isang beses na nandun ako sa simbahan to the worship. Hindi napansin ni Brad yun. Ang lakas ng kilos ng banal na espiritu sa akin. Brad, bigla akong bumaksak doon sa ano. Ang ties natin ay granites na. Sabi ni Berhel, ay sabi ni Marlon, saka yung isang kabataan, patayin! Hindi ba pumutok yung ulo mo? Ang lakas yung pagbaksak mo eh. Alam mo, I was slain for ilang minuto, baka 8 to 10 minutes na slain ako sa Spirit of God. Talagang napukos ako ng espiritu ng Diyos, sabi niya. Ganun pala yung ano yung in a moment na sandali kang mamamatay. Talagang napil ko yung presensya ng Panginoon sa sobrang kasabigan ko. Yun nga yung isa pa rin eh yung hindi ako makalakad, nakakakit lang ako dandahan. Doon ako sa baptistry natin, 'di ba? Brother, may baptistry tayo. Nandun ako, bigla ako napuspos ng ubod ng lakas ng espiritu ng Diyos. Talaga. Mm-hmm. Pag nasasabik ka talaga, kapatid, kahit saan lugar ka eh, kikilos ng Diyos pag yung overwhelming yung nasa heart mo. Yun ang hindi ko kinakalimutan lagi sa worship ko na I want to feel the Lord yung kakaibang pag-feel. Kaya si Brian, nasasabigan eh, when he filled by the Holy Ghost eh. Kaya lang ako, pag na-filled ako ng Holy Ghost, hindi yun know, hindi na yung maingay yung sabihin nyo, alam na natin, marunong naman tayo, nakokontrol na natin yung spirit ng Diyos. Wrong. No. Nakatulog. Yung, okay. Yung, ang pag-puspos
ng banal na espiritu, hindi lamang dapat gawin natin sa church. At anytime, kahit dito tayo sa bahay, kung ikaw ay maaaring ikaw ay nasa iyong kwarto, kung ikaw man ay nagdadrive, maramdaman dapat natin palagi ang presensya ng Diyos. Kasi, alam mo yung basta't ang puso mo laging on fire, no? Not only every Sunday, kailangan ay i-maintain natin yon at being part of maturity. Sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, kailangan natin alalahanin ang salita ng Diyos at lagi tayong manatili sa ating panalangin. Oh, totoo yun. Lagi kasi, yun yung apoy mo sa buhay. Yun yung apoy mo. Pag ang apoy mo ay nawala, tingnan mo, ang dami ng lalamig. Ako, dumating ako sa ganung panalamig. Ewan ko sa inyo, no? Si Kuya Danny, siguro, ganun din. Si Brother Berhel. Mahirap talaga para bumangon. Mahirap bumangon unless kung talagang you have the will to do the way para maging close ka uli sa ating Panginoong Diyos. Kaya, hindi pa tapos ang panahon. Hindi pa tapos ang laban, sabi nga nila. No? Amen. At sabi nga nung pinatugtog mo kanina, ang ganda yun, ha? Kalimutan mo ang nakaraan. Masusunod doon. Ngayon nakalaan. Di ba? Ang ganda ng message ng awit na yun. Meron bang... meron bang... ano yun? Na nagbihis at naglinis. Ngunit ang isin ng oot pa... Ano pamagat niyan, brother? Dati niyan damit. Kalimutan mo na kami. Na mamahalin kung kailangan bang isalin. Kalimutan mo na ang nakaraan. Nakaraan. Yun talaga tayo. Hindi, ibig sabihin, yun talaga title niya. Oo. Sinasabi ni Kuya Danny, ginawa ko ng article yan, ha? Itong nakaraan, sinama ko sa article ko sa diary. Ano yung Kuya Danny? Yung, mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at naglihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit, ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba eh? Subukan natin. Subukan natin. Subukan natin kung ito yung kantan to. Ha? Sige, sige, sige. Ganda. Pakinggan natin. Ganda. Ganda. Tingnan natin kung tama yung sabi. Diba? Well, ako natutuwa talaga ako pagkakasama ko kayo. Talaga nagbibigay encouragement kayo sa ako. Bagong version pala ito. Wag yan. Ano yung kanina. Hindi, sino yung kumanta? Si, ano, Kati. Tama ba ako? No. Alvarado. Type mo na lang yung ano. Oh, sige. Sige, kwentuhan lang kayo habang nag-anipakit. Ginawa ko ng article yan. Itong nakaraang ano, para sa this month of June na article ko dito ang, sa radio. Ang title nun, Patunayan Mo. Ay, oo, Patunayan Mo. Patunayan Mo. Patunayan. Kaya pala, hindi natin patunayan. Okay. Patunayan mo. Ikaw ngayon iligtas. Oo. Ay, Tati, ano? Si, Dina. Patunayan mo. Check mo lang yung title. Ano, sasakit ang ulo natin pagka inaalala natin kung sino yung... Kailangan gumaling daw ang memorya natin. Gatong edad natin medyo... O konti nila na iiwang memorya sa atin. Hindi, meron dito, patunayan mo. Hindi lang. Yan. Ano ba na pang kanya? Nililito niyo ako kahit itong pinit ako ng pinit. Alam mo ba yung parang
parang ano, yung kanta ng Bayang Mag-ilo. Nagawa natin eh. Alam nyo? Bayang Mag-ilo eh, pero yung lupang hinira pala ang pamagat. Ito na, ito na. Sige. Handog po namin sa lahat na nagmamahal kay Kristo. Okay. This meeting being recorded. Okay. Apat na beses ko lang narinig. Alin? Dito kasi, ano nga sa akin eh, cellphone lang eh. This meeting is recorded. Yung inore-record. Apat na beses ko na narinig yung boses ng babae. Aking kanina ko. Iniisip kong bumili, bumili ng cassette gamit USB. Pero na nakita ko itong Bluetooth saka cellphone. Sabi ko, ito Bluetooth na lang ito saka cellphone. Pag ako'y nag-worship sa Manila, kasi mo, brother fellow. Pag nagpasa na ako sa AMD ng mga kanta, tapos na ako mag-devotion yun. Tapos na yung morning prayer ko. Alam niyo, napakasarap talaga umawit sa Panginoon. Ang sarap yung ano. Hindi ba, Brother Danny? Aaga mo nagigising, Brother Riet? Oo, hindi. Naging ano ko, naging gawi ko na yun. Simulan yung kinumit ko sa Panginoon. Bisan, pumapasok ako ng umaga eh. Gising ka na? Oo, that's my personal commitment sa Panginoon. Pero nakakatulog naman ako sa umaga ulit. Mga ilang oras lang. Okay. Pero, kasi tumutunog na yung ano ko eh, cellphone ko. May nagme-message sa AMD. Hindi, sa kaano ko kasi, pag madaling araw, naman sa Pilipinas, pag sa madaling araw. Pag, ayun yung pinakalang plak mo. Oh. Eh, saka, ang sarap na ng, ay, di ba, Brother Berhel, sa madaling araw. Tahimik ang madaling araw. Lalo-lalo na. Naging paborito ko ngayon sa devotion ko. Ito yung paborito ko ngayon. Ano, yung nag-preach ako, nagpakanta muna ako ni Brother Bakel, di ba? Exhortation. Nag-exhort ako eh sa AMD itong Sabado. Yung last Saturday. Saturday. Hindi ko malimutan awit na to eh. Naging paborito ko siya. Muli nating pakinggan habang tayo
Dadala kayo na sa Bible study natin. Dahan-dahan na tayo sa Bible study. Ganda nitong awitin na to. Sabi ko nga, may puso yung awit. Ito si Brother Ray eh. Brother Ivans Adam of Ghana, Africa. Thank you.
God, napakasarap talaga ang umawit sa Panginoon. Praise God, unmute na tayo. Unmute, Brother Berhel. Praise God, ano natin? At isimulan natin ang ating topic ko sa magandang ng Panginoon na paano ba pumuntaan ng langit? Kasi yung iba, nagtataka sila, ganun ba ang basta pagpunta sa langit? Ano yun natin na ganda nitong topic natin? Natin tatalakayin po natin ngayon. Hallelujah. Kasi akala nyo iba ay basta lang ganun po ang pagpunta sa langit. Yung sa requirements po, merong ninanasa din ng Diyos. Magampan na natin sa bawat sandali. Tingnan po natin ang mga talata dyan. Brother Berhel, open mo yung Bible mo sa First John 1:9. First John 1:9. Yung ating Bible study. First John 1:9. Yes, the privilege going to heaven. How to go to heaven. Praise God. Yung iba kasi akala niyo po ay basta ganun lamang. You need to be a part of this. Sabi niya, gawa tayo sa Panginoon. Sige, Brother Berhel. First John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tagalog. Magsasabi ng Tagalog. Sige, Tagalog. Paliwanag yan. Unang Juan 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya sa tayo'y banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Praise God. Yung privilege na sabi nga, yung ganda niyo sinabi, Brother Berhel. What do you, ano ma-explain mo diyan, Brother Berhel? We confess our sins, He is faithful. Yung confess, mga pati, talagang yung ipahayag mo. Inahayag mo talaga ng tapat. If we confess our sins, He is faithful. Siya ay tapat and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Yun lang. Yes, God, sabi nga ng 1 John 1:9, kung ipapahayag ng iyong bibig na ikaw ay nagpasalap, katulad din yan ng Romans 3:23 at 23. Kung ipapahayag mo na ikaw ay nagkasala, ikaw patatawarin ng Diyos. Ito yung privilege, Brother Brian. Hanggat wala po tinatawag na white throne, ang white thrones po ay ito yung sa mga makakasalanan. Sa atin naman ay Bema Judgment o yung the throne of giving the reward. Kaya nga kung may pagkakataon ka pa, ipahayag mo na, di ba, Brother Danny? Alam mo, yun ang hinahangad ng mga tao na kaya sila kumikilala sa Diyos na gusto nilang magkaroon ng kaligtasan. Sila ay i-secure ang kanilang kaluluwa na sila ay mapupunta sa langit. Sa pamamagitan yan, bago ka mapupunta sa langit, kailangan mo munang magsisi. Alam natin tayong mga tao ay talagang lubhang makasalanan. Ang lahat ay nagkasala. Yes. Ngayon, kung ihingi natin ng kapatawaran ng ating kasalanan, iniisang step na
bibigyan tayo ng kapatawaran at bibigyan tayo ng pagbabago ng Diyos para isang hakbang para tayo'y maligtas at makapunta sa langit. Kaya nga, ang pangako ng Diyos sa atin ay ang lahat ng sumasampalataya sa akin ay may kaligtasan. Ang iyan ang ibinibigay sa atin ng assurance na sino man sumampalataya ay maliligtas. Napakaganda nito. Brother Ray, ang ganda niya sa Roma, ano eh? Sa Roma 8:14 hanggang 17. Siguro babasahin ni Brother Ray yan, saka paliwanag niya. Ang ganda. Roma 8:14 hanggang 17, yung karapatang maging anak na tayo. Binibigyan tayo. Okay. Roma 8:14. Romans 8:14-17. Okay. Basahin ko dito sa may ano, no? NIV to eh. For those who are led by the Spirit of God and the children of God, the Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him, we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Amen. Then yung sinabi, Brother Ray, ano? Not a slave anymore. But a son that call Him, sabi na tumatawag tayong Abba Father. Yes, doon tayo sa Abba Father. Papaliwanag natin bakit tatawag tayo ng Abba Father. Brother Berhel, Brother Danny, Brother Ray, bakit tayo tatawag ngayon? Ngayon, yung... Abba Father. Sige, Kuya. Brother Berhel. Tumula. Yung Abba kasi, is it a Greek word? Abba Father. Means daddy yan eh, daddy. Yes. Sige, ako muna. Ano? Daddy. Okay, sa panahon ng mga Hebrew, sa mga Jews, ang pagkakilala nila sa ama ay with experience, deeply experienced, na hindi lamang nila alam kung they know God, no? They know their father, but they experience being with their father. Yung very close ang relationship nila. And how they can also describe yung relationship as a father to the son and the son to the father. Alam mo kung magtatanong ka sa mga bata doon sa Israel, alam nila ang tunay na ama sa langit, ano yung relationship nila. Same thing dito sa atin, nangyayari sa atin dahil meron tayong experience with the Father. Alam natin ang relationship between us and our Father. Sinasabi ko yung biological father. No? Yun sinasabi na Abba Father. Yung with intimate relationship dahil kilala mo yung ama. And now, yung sinasabi naman ni Kuya Danny kanina, no, that ano, we all have sinned and fall short in the glory of God. Ang sinasabi sa Romans 3:23, no? At iyan dinugtungan niya ng for all have sinned against God, but yung sinabi ko kanina, but the gift of God is eternal life. Ngayon, parang ganito yan, no? Kumbaga, si isang sanga, tayo ay grafted. Yun yung adoption. Tayo ay grafted sa bansang Israel. Tayo ay itinanim sa sanga. Alam niyo yung ano, yung process na ito, kahit na anong pala, na pwede palang itanim doon sa sanga ng isang puno, pwede palang tumubo. Alam niyo ba yan? Ngayon ang balita ko,
diyan sa Pilipinas, yung aming punong abukado, no, tinubuan daw ng pesting halaman. Ang aming punong abukado yung napakataas, ang daming bunga. Taon-taon yan, ilang bunga, ilang palanggana na aani dyan. Di ba, Kuya Danny? Kaing-kaing yan. Kukunin lahat. Itong hindi akalain nila na ito pala yung peste, itong tumubo sa mga sanga-sanga. Ewan ko anong tawag dyan. Ano? At yun ang kinamatay ngayon ng abukado, ng punong abukado namin dyan sa Kogyo. Ewan ko kung alam mo yung ano. Mm-hmm. So, pwedeng tumubo ang halaman doon sa sanga. Tayo ay grafted by God. Tayo ay nilagay ng Panginoon sa sanga. Okay. Yun ang, kaya tayo ay mayroon ng karapatan bilang child of God. We have the adoption, sonship sa ating Ama sa Langit. Amen. Praise God. Ikaw po yung Danny. Meron ka bang ano? Balik mo kay Bali Ariel. Alam mo yung sinasabi niyo, kapatid. Ang abukado talaga, may sarili pala talagang anay yan. Kahit dito sa amin, nagkaroon kami ng abukado, may sarili siyang anay. Nagko-co siya. Ganon din sa anay ang Kristiyano eh. Pag ginagrap ka, may tumitira sa atin. Ano ba yung anay natin? Di ba, brother Bernard? Yung kasalanan. Yung kasalanan, yung kalungkutan, yung mga karamihan, yung mga kamunduhan, yan yung anay ng ating Kristyanismo. Hindi mo napapansin. Hallelujah. Minsan, alam mo, yung prosperity, nagiging anay din yan. Ito, prosperity. Sa sobra mo, minsan din, sa sobrang kahirapan mo, nagiging anay din yan. Mm-hmm. Kaya nga dapat balance, yes. Laging balance eh. Di ba, Brother Rahel? Kailangan na, yes. You know how to handle the blessing tsaka yung mga struggle sa buhay. Jariel, parang maligtad yung mic mo. Jariel. Hindi, ganyan na yung style yan eh. Para dalawa-dalawa na ano yan, yung pati sound, pati yung ano. Susunod ka, gagawin kong dalawang mic talaga yan. Dahil pati sound eh. Alam niyo mga kapatid, na simula na ako kayo nagiging Christian, pinag-pray ko, ayokong Panginoon maranasan yung sinasabing yung manlamig. That is my prayer. Talaga, totoo. Kapurihan naman sa Panginoon, I was, nitong April 21, I was 40 years old sa Panginoon. Hindi ko po naranasan manlamig. Nagkaroon ako ng problema. Sabi ko, kung maaari, Panginoon, huwag magkaroon ng anay. Kahit na dahan-dahan lang ang naglalakad tayo, i-grab mo ako lagi doon sa presensya mo. Kasi kung aalis tayo, di ba, Brother Danny, kayo, naramdaman nyo yan eh. Napakahirap bumalik, di ba? Napakahirap pa. Alam nyo, ang hirap damahin uli yung unang first love doon sa unang pagbalik mo. Napakahirap niya. Kaya nga sabi ko, that's my prayer. Lord, ayoko. Kasi sa mga experience na iba, nakita ko na eh. Sabi ko, ayoko niyang Panginoon. Kaya nga, we are called the Son of God. Naging ano tayo, joint heirs tayo ng Panginoon. Di ba, ano sabi, Brother Bernard, sa John 1:12, ang ganda. Paborito mo yan eh. John 1:12. Ang ganda niyan eh, na yan, alam mo, Brother Ray, Brother Danny, pag naririnig ko yan, sabi ko, karapat dapat ba ako dito, Panginoon, sa John 1:12 na to? Karapat dapat ba ako? Minsan, mag-iisip tayo, karapat dapat ba tayo? Yeah, sige, Brother Bernard. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. Please, again, tignan mo. Yes. Well, ikaw na pala mura sa Santa Mesa, ay Santa Elena. Kas tatawagin ka pagdating ng araw ng anak ng Diyos. Di ba nakakaya yun? Privilege. Sabi ko, karapat dapat ba tayo? Karapat dapat ba tayo? Brother Bernard, paliwanag mo ng konti ang John 1:12.
Tagalog. Hindi sabihin ma-ano? Kaya mo yan. Magiging karapat dapat kung maging anak ng Diyos. Magiging karapat. Papasahin ko sa Tagalog, ha? Ito, may Tagalog ako. Oh, sige, sige. Yan lang, sa Tagalog. 1:12. Tatapwat ang lahat ng sa kanya'y naisitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Ayan. Wow. Pribilehiyo na binigay sa iyo na maging anak ng Diyos. Yes. Lahat ng nagsisitanggap sa kanya. Nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Yung grace, tayo ba eh, nung noon naisipan natin na tayo ba eh, karapat-dapat tumanggap ng grace? Yung pagkamatay ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo? Hindi pa. Palagay mo ba na noon ay isa ka lamang palang parang dumi o no, putik lang at ito'y hinugasan no, ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. No? Napaka-dakila ng Panginoon, tayo ay pinili niya. Sabi nga na John chapter 15 verse 16 na you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that bring more fruit, and your fruit shall remain, di ba? And whatever we ask in the Father in my name shall be done to you. Amen. Ang ganda ng tayo ay pinili ng Diyos sa karamihan ni si Brother Berhel na sa karamihan ng tao dyan sa Santa Elena. Yes. No? Pinili ng Diyos. Sa karamihan ng tao dyan sa Marikina, kami ni Kuya Dani ay pinili ng Diyos at ganyan si Tata Yel. Amen. Amen ako dyan. Di ba? Kaya nga, sinabi ko nga, Brother Lee, karapat dapat ba tayo? Alam mo, kahit hanggang ngayon, ako, hindi ko sa inano, parang hindi tayo karapat dapat. Kaya nga, sa sobrang pagmamahal ng Panginoon. Ganda din yung ano, balik mo naman, Brother Berhel, John 5:24. Ganda nito, sabi nga, yung eternal life talaga, inahantog ng Diyos eh. Pagkatapos, minsan, ayayabang pa natin eh. Nagmamalaki pa tayo. Yung, para mong bang sinabi, kung hindi sa akin, Panginoon, hindi mo gagawin yung kalbaryo. Sa John 5:24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life. And shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Sa Tagalog, si Brother Daniel. Oh, Tagalog. 1:5:24. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kaya nga, ang laking hamon to, Brother Ray. Itong Bible study natin, makikinig lang sila sa salita ng Panginoon. Susunod lamang sila. May buhay na walang hanggan na sila. Hindi mo kailangan magbayad eh. Hindi mo kailangan pumatan ng krus simula dito sa Cubao hanggang doon sa Pampanga ng krus mo. Kasi yung iban, ginuman literal yan sa Amerika, nagulat ako, gumawa sila ng krus. Sabi nga, take up thy cross daily and follow me. Gumawa talaga sila ng literal. Mm-hmm. Berhel, ano sa palagay mo yung mga taong gumagawa ng literal na cross na kapinapasan? Naglalakad talaga sila eh. What do you think? Sa Amerika may ginawa niya, kaya lang magagaang na cross yun, magagaang na cross. Yun yung ano eh, mga tawag dito, yung walang knowledge sa salita ng ating Panginoon. At the same time, ginawa na yung literal, eh tapos na ng ano yun eh, na natapos na natin yung Panginoon. Pero ang sinasabing
take up your cross, yung mga ano natin, yung mga kabigatan natin, problema natin, kapighatian natin. Trials of life. Trials of life. Yun yung, yun yung daily cross natin. Yun yun. Mm-hmm. Karagdagan kay na Brother Ray tsaka kay Brother Danny. Okay, Brother Danny, ano sa palagay mo yung take up the cross na sinasabi ng Panginoon? Yung inaakala ng mga taong mababawasan ang kanilang kasalanan dahil sa pamamagitan ng pagpasa ng krus ay walang katotohanan dahil ang Diyos pa lang ang nagbigay sa atin ng yung mabawasan ang ating mga kasalanan at tayo linisin ang ating mga kasalanan. Tanging ang Panginoon lang ang makakagawa nun. Walang taong pwedeng gumawa. Kaya yung mga nagpapasa ng krus na yan ay masasabi natin sila'y ligaw at kulang sa kaalaman. Kaya kung yes, kung ibabalita natin sa kanila, kaya tayo meron pure gospel na magsasabi sa kanila na ayan, ganyang mga gawain ay hindi kalooban ng Diyos. Pagkos ito ay kinukondena ng mga bawat relihiyon, hindi lang at din mga naniniwala sa ating Panginoon dahil hindi ito tama na hindi ito nauutos batay sa Biblia na gagawin ito ng binabanggit pa nga nila na sila ay Kristiyano pero sa Katolisismo yun ang kanilang pamahiin o ritual para mabawasan tradisyon para daw mabawasan ang kanilang kasalanan para magpasakit, magpapako sa krus. Pero hindi nila alam tayo ay ipinako na dahil sa pamamagitan ng pagpako ng ating Panginoon sa krus, tayo itinubos sa ating kasalanan. Amen. Back to you, Ariel. Amen. Pwede mong dagdagan yan, tatayin. No? Sige, brother. Ang paliwanag dyan, take up his cross, I think na ipaliwanag ko na rin yata dito sa ating Zooming. Yung not being a judgmental to our mga kaibigan, ang take up his cross is all about when you become the new children of God, tayo ay nagdadala ng kanyang cross sa pamamagitan ng pagkakalat ng kanyang salita. It's not about the mga struggle sa ating buhay, sa araw-araw. Take up his cross, meaning inatang sa'yo ang bigat ng kanyang cross. Kung ikaw ay nagpapakalat ng kanyang salita. Kunyari, ay ikaw ay pumunta as a missionary sa isang bansa. Take up my cross. Yun yung parabang yung burden at sufferings nang ginawa ng Panginoong Jesus ay naging kabahagi ka rin. Yun ang sa aking napag-alaman, yung take up this cross is all about how you do the gospel of the Lord, bringing them to other people. Yun ang aking paliwanag. Praise God. Totoo yan ba, mga kapatid? Hindi po ito literal na sinabi ng Panginoon na kung saan ay baybayin mo ang mga gusto ng Diyos. Gawin mo yung kalooban ng Diyos. Masdan mo ang salita ng Panginoon at ipasok mo sa buhay mo. Kasi mga patid, kung kayo po may katanungan sa amin, available po kami. Just message us sa message box na to. Pwede namin kayo balikan nila Brother Ray, nila Brother Danny at i-comport kayo sa salita ng Panginoon. Kasi ang ano po namin ay Pure Gospel Australia. Wala kami tinataas na samahan, reliyon o anuman. Magpusay, ang Ebanghelyo ni Kristo ay mapahayag sa pamagitan ng panahong ito. Kaya nga, sumunod ay ang ganda ng pangako ng Panginoon. When you take up the cross daily at sumusunod ka sa Panginoon, isa pangako ng Panginoon ay ang 2 Corinthians, Brother Behel, 2 Corinthians 5:17.
kung saan ay ang ganda nito na isa pang na sinasabi natin na pagkakataon na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. 2 Corinthians 5:7. 5:17 na nagaganap ito sa taong sumasanib hindi sa relihiyon okay. Kundi sa pagtuturo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sige pa. Yep. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. All that. Amen. Amen. Nadadani, ano ba magandang ibig sabihin niya? Bakit ka na binago ng Diyos? Yung kasi new creature daw. Nakamute. Basahe ko sa Tagalog. Sige. 2 Corinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ang nakay Kristo, siya'y bago nila lang. At ang dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y bawang naging mga bago. Ayan. Yan ang isa sa mga ebidensya na ang tao'y ligtas. Ang magbago. Change. Amen. Sa Bible. Dahil pag ikaw nagbago, lahat ng mga nakaraan mo ay pawang nakalipas na at ang haharapin mo ay pawang mga bago patungo sa pangako ng Diyos o utos ng Diyos ang gagawin mo para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan at mapunta sa piling ng ating Panginoon. Pagbabago ang hinahangad ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Yan mga tinukoy natin mga kapatid po, ayan po yung mga privilegyo na ibinigay ng Diyos sa ating buhay. Yung remission of sin, maging anak ng Diyos, mamuhay na may katuwiran. Ang ganda yung ano eh, Hebrews 4:16 eh, Brother Berhel eh. Hebrews 4:16 eh. Ganda na yung ano yung tinatawag na yung righteousness of God, pinapasa niya sa atin Brother Ray, yung katuwiran. Mm-hmm. Hebrews 4:16. Kasi babasahin ni Brother Danis sa Tagalog. Sabi ko nga mga kapatid, kung may pagkakataon tayong inilapit natin. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us... Sige. Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Tingnan mo, in time of need. Brother Danny. Hebreo 4:16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan na biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong na biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Praise God. Tunay nga, binabati natin si Cesar Verano na nakikinig sa atin at sa iba pa, mga kapatid natin. Kapatid, tutuusin talaga yung righteousness of God. Karapat-dapat, Brother Berhel, Brother Danny, Brother Ray. Pero binigay ng Diyos eh. Binigay ng Diyos, Brother Ray. Bakit kaya binigay ng Diyos? Ba't kaya binigay ng Diyos yun? Eh, karapat-dapat ba tayo? Mm-hmm. Yung... dahil sa pagmamahal ng Diyos, sobrang dakila ang kanyang pag-ibig. At tayo ay merong purpose kung bakit niya tayo ay pinili ng Panginoon, no? Gawin kong ano, no? Kanina, yung ating pinag-aralan, sinabi mo nga, tataye, ng formula. Unang-una ay tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Yes. At ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. At ikaw ay meron ng right as a children, as a son of God. No? Bigyan tayo ng karapatan na maging children of God. No? Sa John 1:12.
Ngayon, yung binasa ni Kuya Danny, yan ay patungkol sa mga taong binago ng Diyos, tumanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. No? And now, yung tanong mo kanina, no? Bakit, no? Binigay sa atin ng ganito mga pribilehiyo dahil tayo sobrang mahal ng Diyos at meron tayong purpose kung bakit tayo pinili ng Panginoong Jesus. Ngayon, ang ba yung mga purpose na yan? Hindi lang dapat na tayo ay maging ligtas at makasama sa presensya ng Panginoon sa langit, kundi meron tayong purpose para ihayag natin ang mga magandang balita, kaligtasan kay Kristo sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, at sa iba pang mga tao. Amen. Praise God. Dagdag naman natin kay Brother Hel yung Roma 5:17. Romans 5:17. Ay, ako po mga kapatid, ang privilege to ay grab po natin. Walang bayad to. Binayaran na po ito ng ating Panginoong Jesus sa bawat isang tao dyan na hindi pa nakikilala ang Panginoon. Please lamang po, ito po ay magandang privilege, libreng privilege. Roma 5:17. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Yan ang sagot, Brother Ray, sa inaano natin kanina. Yan, babasahin ni Kuya Danian. Roma 5:17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng iba ng isa, luba pang magsisipaghari sa buhay ng sitanggap ng kasagadaan ng biyaya ng at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatwid bagay si Jesucristo. Tingnan mo, yung katuwiran na hindi nararapat sa atin, binigay sa atin ng Diyos yung brother, right? Sa pamagitan yung love niya. Sabi niya, oo, yung katuwiran. Kasi wala naman tayong katuwiran eh. Wala. Righteousness. Oo, walang-wala. Kaya nga yan yung Ephesians 2.8 eh. Yung 2.8-2.9. Ang ganda niyan. Yan ang hindi nawawala sa topic eh. Yung Ephesians 2:8-9, Brother Berhard. Na, sabi nga, by grace talaga. We are saved. Through faith. At by your works. Oh, huwag kang magmalaki. Huwag kang magmalaki. Pwedeng kunin ng Diyos yan eh. Kaya nga, Brother Danny, sa palagay mo, ano kaya yung mga taong pabanding-banding lang sa paglilingkod, Brother Dan? Saka Brother Bethel, kayong dalawa. Ano kaya yung mga taong ganyan? Dahil sa sobrang busy ng mga tao, minsan nakakalimot na sila sa dami ng ginagawa. Kahit minsan, kahit sa isang Kristiyano, sobrang busy sa dami ng ginagawa, pag misan-misan, nakakalimpot silang manalangin at magdasal. At ito ay pamisan-misan na hindi nga yung pagbanggit ng Diyos, hindi nga nababanggit eh. Dahil nga sa kakulangan ng oras at napupunta lahat ang bagay sa ginagawa sa kamunduhan. Oh, ang ganda, Brother Danny, niyo sinabi yung isang narinig ka. Ang Diyos kasi madali daw umintindi. Eh, kailangan kumain yung pamilya ko. Maintindihan mo na ako ng Diyos eh. Saka na muna ang Diyos. Kailangan ng pamilya ko kumain. Ano, Brother Berhard, what do you think yung mga ganyan mga reason ng mga tao ngayon? At tayo, sanay tayo sa hirap, Brother Berhard. Hinubog tayo sa hirap. Diyan sa San Roque, sa Marikina. Pero kahit papaano, alam mo, ito lang mapagpagmalaki ko. Nang ako'y simula ng isinip sa Diyos hanggang sa ngayon,
I always na iniisip mong makapagpasalamat sa Diyos. Yun man lang. Kasi hindi ko kayang bayaran ng Diyos. Yung makapagpasalamat man lang ako sa umaga. Kaya ako sa umaga eh. Yung magpasalamat sa Diyos. Darabahal, ano sa palagay mo yung mga tao? Ang dami-dami nilang reason. Ang dami-dami nilang reason. Hindi, maunaway naman ng Diyos, di ba, Brother Ray? Maunaway naman ng Diyos eh. Maintindihan ako, pagdating na yung judgment, saka doon ako magpupusige. Yung alamawa, yung nakikita ko na yung mga battle of Armageddon, yung malapit na parang magra-rapture. Ano sa palagay mo, Brother Bahel? Ang gandang tanong nito eh. Ano sa palagay mo? Doon daw sila magiging masipag. Doon na lang ako magiging masipag. Ako. Bahel, imbis na maging... Sige. Sige, Bahel. Kasi si isang magulang, ama. Ang ama, di ba, sa isang pamilya, ang ama, pag pinagagalitan yung anak, sabihin, dami yung dahilan, ang dami yung mga palusot. Ay, sa ngayon, pag anong kalagayan, ang tatay, ang mga magulang, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang anak, ay kahit anong mga dahilan ng anak niya at kakamali, eh ganun pa rin yung ama at ang ina. Palagi pinapatawad yung anak at iniintindi. Kahit nagagalit yung magulang, pero ano pa rin yung pag-ibig ng isang magulang sa isang anak. Ganun din tayo mga tao na minsan nakakalimot. Daming alibay, daming mga palusot. Paminsan-minsan. Kasi nga, para tayo isang bata na nagiging makulit o nagiging pasaway minsan. Pero ang ating Diyos ay nananatiling nakasubaybay at minamahal pa tayo. Ikaw naman, Brother Berhel. Brother Berhel, ikaw naman, ano sa palagay? Tama ba yung pababadjing-badjing ka? Kasi wala pa naman ang judgment ng Panginoon eh. Dati, pwede pa yung pababadjing-badjing ka. Eh ngayon, nararamdaman mo na ang talagang malapit na yung pagdating niya. Hindi mo na yung kiuso yung term na pababadjing-badjing. Magpursige ka na. Yun na sa akin. Dati yun. Paisi-isi pa banjing. Yes. Totoo yan. Basahin mo yung Ecclesiastes 12, 13-14. Pagpapanag ni Brother Daniel, Brother Ray. Ecclesiastes 12, 13-14. Napaka ano to. Ito yung dahilan kung bakit tayo nagkukwentuhan para kay Kristo. Bakit tayo nagkukwentuhan? Nagsasayang ba tayo ng ano? Ng pera? Nagsasayang ba kayo ng panahon? Nagsasayang ba kayo ng oras niya? Matulog na lang kayo. Ang sarap matulog. Ang sarap kumain. Pero po, ito ang dahilan na sinabi ng Panginoon. Ecclesiastes 12, 13-14, napakadaling tandaan. Verse 13. Okay. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the true duty of man. Amen, Brother Danny. Tagalogin mo muna para natin, bago natin ipasa kay Brother Ray. And then, natayo si Ian. Sige, Brother Ray, ano sa palagay mo? Yung conclusion ng sinabi ni Solomon niya, Ecclesiastes 12:13-14. Ganda. Napakaganda. Ito maganda ito yung about fear of God. The fear of God is the beginning of His knowledge. Di ba? Sinabi yan sa book of Psalms. Ano? And fear God, meaning hindi natin dapat katakutan. Wow! Parang kakatakot naman ng Diyos. Hindi ganon. Oh, galang. With reverence. No? Diba? Sa ating pong tagapakinig, ang fear God ay parang reverence. Paggalang. Paggalang niya sa ating Diyos. At and we keep His commandments. Ano ba yung commandments? Makikita natin commandments dito po sa Biblia. No? And we have to do the will of the Lord. At yan ang inutos sa atin ng Panginoon sapagkat it's not for Him.
para sundin natin ang will of God. It is for us. Dahil pagka tayo sumunod sa ating Panginoon Diyos, hindi tayo mawawalay, hindi tayo mapapahamak. Yan ang sa ating God to keep His commandments. Amen. Napakasarap talaga. Ito din, sinabi niya, yung Lordship of Jesus Christ, binibigyan din tayo ng privilege. Nakilala na natin ng Panginoon. Tinanggap na natin ng Diyos. Ngayon, bibigyan niya tayo ng karapatang tawagin siyang Panginoon. Ito yung sa Roma 19. Brother Berhet, not mistaken, sa Romans 10:9. Romans 10:9. Romans chapter 10:9, that thou confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Tingnan mo, napakasarap. Nagiging karapat dapat ka na, maliligtas ka pa. Brother Ray, what do you think of that statement? Brother Behel, hindi ko masyadong narinig yung verse. Pakiulit nga. 10:9. Ulit mo daw, Brother Behel. Parang nag-freeze siya. Brother Danny, kindly read that. Romans 10:9. Sa Tagalog, kuya. Pagkat kung ipahayag mo ang iyong bibig si Jesus ang Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa may patay ay maliligtas ka. Amen. Alam mo yung to speak out, kailangan natin may declaration. Yeah. Merong words na lumalabas sa ating bibig. At tatandaan niyo ba yung Panginoong Jesus na na-encounter niya isa sa mga sa mga may ketong ata, no? Ang sinabi niya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sa bulag. Ang sabi niya, nais kong gumaling. Di ba? Alam ng Panginoong Jesus ang anong kailangan niya. Yes. Di man naisipin ng Panginoon, siguro kailangan niya makapagsalita. Bulag na nga yung tao. Di ba? Pero tinanong niya, ano ba ang gusto kong gawin sa iyo? No? Ang meaning noon, sa karamihan ng mga tao na kapaligid, to declare yung pangailangan niya. No? And now, sa sinasabi dito, we have to declare na tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus. No? Mahalaga yun. Kailangan natin na ipamalita, sabihin sa lahat na we have to confess our sins at siya ay tanggapin natin sa Romans chapter. O yan, dapat isuko natin, Brother Ray, Brother Danny, isuko natin lahat. Mahalaga yung may declaration. Dinideklara mo pa, sinusuko mo na, dinideklara mo pa yung para sa'yo. Yes. Kasi katulad niya, alam mo, sa pantry o kaya sa ayuda, example natin, ha? Sa'yo yun eh. Example natin sa'yo yun. Pero pag hindi mo dineklara, makukuha ng iba yun. Lalo na sa pandemya nun ngayon, Brother Berhel, di ba? Unahan ngayon eh. Nasa pangalan mo, nakukuha pa ng iba. Diyan ka magtataka. Nasa pangalan mo, nakukuha pa ng iba. Yung ayuda. Baka yun yung tatlong babaeng malalaki ka mo na nabanggit mo. Nakarag. Okay, sa Pilipinas kasi totoo, Brother Ray, Brother Dan, kami dito ay hindi nawawalang ayuda ngayon dahil nga sa hindi balanse ang pagkain sa Metro Manila. Pero sa mga mananampalataya sa atin, balanse, pero sa karamihan talaga hindi balanse. Maraming hindi kumakain ng maayos dahil walang trabaho eh. Walang pinagkukunan eh. Kaya kung murahin nila ang gobyerno, gano'n na lamang eh. Para bang ang gobyerno pa may kasalanan eh.
Hindi niya alam na hinahamon lang tayo na nasabi ka sa isang awit, isuko mo na. Isuko. Dapat isuko sa Panginoon. Kaya nga nangyayari eh. Alam, totoo lang dito sa Metro Manila. May sistema dito na pag talaga nagkanyan na nagbibigayan, talaga nag-aagaw. Alam mo, Tema. Patayel. May problema din dito sa Australia. Alam mo niyo, sobrang kasaganahan. Sobra sa pagkain, sobra sa seguridad. Ay mahirap dali ng mga tao dito sa Panginoon. Alam mo ba yan? Totoo yan. Pero, yun ang problema namin dito, no? Dahil hindi sila naghihirap. Ngayon dyan sa Philippines, ay kakulangan sa pagkain, kakulangan sa mga pangailangan ng tao, ay napakadali naman dali sa Panginoon. Oo, ang daming revival dito sa bawat simbahan, daming nabautismoan, daming lumapit sa Diyos. Doon nga, sabi ko na sa iyo, kwento ko sa iyo, sa online, ang daming nagpabautismo sa online. Ito, nagamit din ng pure gospel eh. Yung pure gospel natin, yung pure gospel ng Lunes, Biyernes at Sabado, kapurihan sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, daluyan lang kami ng gagawin. Gumawa ka ng gawa habang kami malakas. Napakahalaga talaga. Kahit na tayo nagkukwento na ganito, may nabubuksan. Amen. Akala lang natin, minsan walang nangyayari. Amen. Minsan, umahanga ako dun sa mga mayayaman na tumatanggap sa Panginoon dahil sa kabila ng mga sila'y sagana sa buhay. Sila ay lumalapit sa Diyos, tumatawag sa Diyos. Hindi ba kamukha ng mga ibang mayayaman na halos hindi nila nakikilala. Halos hindi sila tumatawag sa Diyos. Dahil sagana sila. Kaya minsan may mga na bumibilib ako doon sa mga tao na sikat, na kilala, na tumatanggap sa Panginoon. Gaya ni Manny Pacquiao. Hindi ba napakayaman yan? Dahil sa may ginamit sa kanya na tumanggap sa Panginoon. Siya ay naging ano na siya, masigasig na isang Kristiyano na sumusunod sa utos sa Biblia. At siya ay dahil sa ginagawa niya sa pagsunod sa utos, tumutulong siya sa mga may hirap dahil siya ay nagkaling din sa hirap eh. Amen. At saka doon ako humahanga, isa si Manny Pacquiao doon sa isang kinabibilibang ko na napaka-humble na isang servant ng Diyos dahil dahil sa kasikatan niya at sa yaman niya ay nakukuha pa niyang maging tagapag-follower ng ating Panginoon. Hindi lang si Manny Pacquiao, mas marami pa na hindi natin kilala yung mga business ng mga mayam sa Pilipinas. Dito sa Australia, aming prime minister si Morrison isa ding ano, Kristiyano. Kaya bumibilib ako sa mga ganung tao. Sagana sila hindi na sila naghihirap kaya lang sila rin nakakakilala sa Diyos. Hindi naman sa ano, hindi lahat ng mga mahirap ay kumikilala sa Diyos. Dahil hindi nga sila naghihirap pero alam natin na sila pa ay lumalapit sa Diyos. Tama yung sinabi mo, Brother Danny. Alam mo ba, naging daan din si Manny Pacquiao. Hindi napapansin niyo iba. Ito din ang si Manny Pacquiao. Hindi natin tinataas si Manny Pacquiao pero ginamit niya. Yan yung pumigil ng bill ng same-sex marriage sa Pilipinas. Isa siya doon. Yung diniklara na ng Supreme Court na binabasura na yan. Ibig sabihin, hindi kami pumapayag sa Pilipinas. Hindi kami pumapayag sa Pilipinas na magkaroon ng same-sex marriage. Amen. Alam niyo yung sabi nga sa Biblia, mahirap para sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom.
At ibig sabihin nun ay mahirap para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At si Manny Pacquiao, bagamat siya ay galing siya sa kahirapan, alam niya yung hirap na nagugutong. Alam niya yung hirap na inaalpusta ng mga mayaman. Kaya ginamit siya ng Lord kasi meron siyang purpose sa kanyang buhay. At dahil nakita ng Lord ang kanyang pagpapakumbaba, very humble person. Yan ang maganda sa kanya. At meron siyang fear of God. Yan. At sinusunod niya ang kalooban ng Diyos. At si Scott Morrison, isa siyang Christian, ina-apply niya yung mga sa Bible. Ano sinasabi sa Bible? Kaya palagay ko, Brother Berhel, Tatay Yel, no? Na ang salita ng Diyos ang pumasok sa puso ni Scott Morrison, kung bakit naman siguro ang very positive talaga na ang Australia ay pinagpapala ng Diyos. Lalong pinabubuti. Palagi ko, napapanahon na para na sana maging pangulo ng Pilipinas sa isang Kristiyano kasi wala pa eh. Hindi pa. Oh, hindi pa tayo nakatikim. Hindi pa. Ko, no? Sana panahon na para magkaroon tayo ng Kristiyanong pangulo. Kahit sino basta Kristiyano. Pure gospel believer talaga. Pure gospel believer. Yes. Kasi marami nagpapanggap-panggap eh. Pero wala naman talaga sa katotohanan. Kaya nga sabi nga, kapag ang bayan ay nilid ng taong may takot sa Diyos, magtatagumpay ito. Amen. Magtatagumpay ito. Nakita niyo mga pati, example natin sa panahon ni Indira Gandhi. Indira Gandhi ay hindi naniwala gano sa pagano. Hindi siya naniwala sa pagano. Yung prayer niya. Alam niya sa panahon niya, tumahimik yung India. Tumahimik, naging panahon niya. At nakamaniniwala ka ba, ka-birthday ko pa rin pala yan. Nire-resist ko si Indira Gandhi, ka-birthday ko. At yun. Bakit sa India, dahil sumasamba sa mga baka sa kalabaw. Hindi, ngayon, tinatapo na nila ngayon, Brother Danny, ay itong latest news ngayon. Yung mga simbolo nila, di ba, Brother Berhel, nakikita mo? Sinasamaan na ng mga traktora. Dinadaan, sabi nila, wala kayong pagliligtas sa amin. Wala kayong pinakitang lakas sa amin. Wala ang inyong mga, sabi nga, talaga na yung mga maraming Indiano ang tawag sa kanila, Hindi. Kumbaga sa ating mga Pilipino, marami sa mga Hindi, talagang tinapon yung mga rebulto nila. Mga baka. Oo, saka maraming conversion ngayon sa India. Mm-hmm. Maraming conversion, kahit na maraming COVID ngayon, ang daming conversion. Dami, libo-libo na bang nagpapabautismo sa pangalan ni Jesus eh. Mm-hmm. Minomonitor ko sa CNN. Saka sa Iglesia yata yun. Basta isa sa mga Christian news. Dami, Brother Ray, Brother Danny, ang dami nagpabautismo. Kaya, ano sa palagay mo, Brother Ray, Brother Bahar, ano ka ang dapat kaya gawin ng mga Pilipino? Yan ang ating binubukas sa Bible study. Ano ang dapat gawin ng mga Pilipino? Para lahat tayo pagpalain. Sige, Brother Berhel. Ang susi dyan, yung kantang If My People With Self, yun, 2 Chronicles 7:14. Yeah. They humble themselves and pray, if they seek my face. Oh, totoo yan. Tama yung sinasabi mo. My people humble themselves and pray. Father, in your mercy, forgive their sin. Yun lang. I think yung pagbabago sa sarili, hindi dapat iatang natin yung pagbabago sa anumang leader. Ang bawat individual kailangan merong
determination para ibaguhin ang kanyang sarili, magpakumbaba at isuko ang kanyang sarili sa Panginoon. Brother Ray, ang laki ng punto ng ano, ang laki ng punto ng leader eh. Laki ng punto ng leader na tinitingnan ng Diyos eh. Oo, nakakatulong. Lalapit eh. Kaya nga, bago tayo magpatuloy, isang awitin na, sabi nga, yung awitin sa papuri na yung dinggin mo, nakahamon talaga sa akin yan, yung awit na yan. Yung dinggin. Awit ni, ano, ni Bong Aquino. Hindi, ni Terry, ano, si Terry Habiato. Parang ganyan. May dinggin. Sorry. Yan yan. Trisha Ampere. Trisha Ampere. Okay, ito ha? Trisha Ampere. Pag-a-a, minuto na lang, bilhin mo, mag-aalas 5 na tayo. Ang bilis ng panahon. Maganda, ang ganda ang pinag-uusapan. Oo, oh, hindi, saka makabuluhan na kung iintindi nila, may lasa papuntang kaligtasan. Sabi nga ito, pakinggan natin. Amen. Yeah. Ihandog natin sa ating bansang Pilipinas. Ito ang isa sa mga paborito ko sa Papuri 20. Naway makilala niyo ang Panginoon, bayang kong Pilipinas. Napakagandang awitin yan na naway madinggin ng maraming tao na sila'y manumbalik
harapan ng Panginoon. By Tricia Ampere. Yeah. Napakasarap talaga na kapag nagpapalinis ka. Nagpapalinis ka sa Panginoon, napipil mo iba yung buhos ng Diyos ng pagpapala. How much magpakaya sa isang bansa? Kung ang bansa ay magdideklara na sila ay nagkulang. Tatayin, meron lang akong tanong, maaaring ito. Yes. Paliwanag din natin ito sa ating tagapakinig. Itong sinasabi sa Juan chapter 3, verse 3. Paliwanag nyo, no? Kuya Danny, Brother Behel, tatayin. Ang sabi nga dito, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Sinundan ito ng verse 5, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit." Ngayon, so verse 3, sinabi dito, no one can see the kingdom of God. And so verse 5, na kababasa ko lang, no one can enter the kingdom of God. Ano yung see? Sa verse 3, ano yung sa verse 5 yung enter? Praise God. Paliwanag natin ito. Ang ganda niyan. Sabi nga, maliban tayo yung magkaroon tayo ng ibukas ng Panginoon yung mga makalangit niyang habag sa atin. O yung tanggapin natin ng Diyos, hindi lamang doon sa papanganak tayo muli na sa physical, kundi ibukas sa atin ng Panginoon yung kapangyarihan ng langit at lupa o ng langit na sabi nga tanggapin niya tayo at matanggap natin yung isilang tayo sa spiritual pamamagitan ng pagbabautismo sa pangalan ni Jesus. Yung water kasi diyan ay it symbolized sabi yung ibang mga teologya, hindi naman bautismo yan eh. Ito yung spiritual experience na sinasabi. Ano ba yung spiritual experience na binabanggit ng Acts 2:38? It is the form of baptism. Kailangan mabautismo sa tubig at sa espiritu. Yung espiritu ganun din sa Acts 2:38. Yung you must receive the gift of the Holy Spirit. Natanggap mo upang ikay makapasok doon sa rest ng Panginoon. Yun yung aking pangulawa dyan, Brother Berhen. Ito, sa akin, gagamit ko ng literal na ginagamit ng mga nagta-travel. Tsaka yung una, sa verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God, ano? Di ba may dalawang klaseng baptism? Water baptism, tsaka Holy Ghost. Water baptism ginamit ko bilang passport hindi ka makakapasukse sa bansa o sa karya ng basta passport. Ngayon hindi mo makikita, hindi ka makaka-enter sa kingdom of God kung wala kang working visa. Ano yung working visa? Yung winawork out mo yung salvation mo every day. Kailangan nga yung water baptism, sinabi ng ating Panginoon na kailangan mayroong water baptism in Jesus' name. Tapos yung Acts 2:38, yun yung susi, yung repent, yung pinagkalooban ng ating Panginoon, Peter, na repent and be baptized and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yun lang sa akin. Dalawang yun. Nakamute ka, kuya. Sabi dito sa Tres, maliban sa tao ay panganak na muli ay hindi makakakita. Ito yung pag naging born again ka, ang sabi ay pangako ng Diyos ay nasabi hindi ka daw makakakita sa kaharian ng Diyos. So, kulang pa ito. Tama ay sasabi ni
ni Brother Brehel na kailangan mo ng passport para makapasok. O passport yes. O visa para makapasok ka. Ano yun? Maliban na ikaw ay maipanganak ng tubig at espiritu ay hindi makapasok. Kailangan mo nun para makapasok ka. Ibig sabihin, yung tres ay para mapunuan mo yun, kailangan mo pumasok sa 5 para makapasok ka. Ito yung pupuno, ito yung kumpleto. Yes. Ito yung makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung sasabi ni Barbehe na visa, passport at visa para ikaw makapasok sa Diyos. Naalala niyo yung mga pati yung eunuch, saka yung centurion, sa bukapak. Yung eunuch, di ba ano sabi? Paano ko makakapasok? Paano ko magaganap yung kaligtasan? Di ba doon sa eunuch, the conversion of the eunuch kay Philip? Ano sabi? Magpabautis mo ka. Yung conversion eh, it is a literal baptism talaga. Saka doon sa centurion na inanok kay Paul na pinatawag siya ng centurion, si Paul eh. Sabi niya, paano Paul, paano ko makaganap ng kaligtasan? Ano sabi ni Paul? Direkta niya sinabi, maniwala ka at magpabautismo. Ganun din sa Act 16:31. Yung bautismo talaga, literal yun eh. Talaga sinabi sa book of Acts na bautismo ng tao sa pangalan ni Jesus. Back to you, brother. Ang maganda, no? Sabi nga ng Bible, faith with works. Tama ba yan? Faith without works is dead. Diba? Kailangan merong paggawa, hindi lang sa parang head knowledge, hindi lamang na nalaman mo, kundi meron kang action na gagawin. Hindi mo ginawa yon, ang faith mo ay walang bisa, no? At hindi ka makakapasok. Nakita mo lang, pero hindi ka makakapasok. Amen. Magandang example yung sinabi ni Kuya Daniel Bajo Behel na entering the kingdom of God, we shall be baptized with water and the Holy Spirit. Amen. Sige, tuloy natin yung kanina. Natanong pa lang. Hindi, okay na. Hindi naman kasi natin kaintroduksin itong topic natin. Mapakaganda. Next natin yan. Kasi ilang minuto na lang tayo. Bigyan natin ng panghamong awitin ang mga kapatiran natin bago mag-pray si Brother Danny ng closing natin mamaya. Sabi nga, malapit na ang takip silim ng bawat buhay ng tao. Ano pa dapat gawin natin? Kasi hindi mo napansin na may sukat ang bawat buhay. Sabi nga, ito one of my favorite bago kami matapos ng Bible study. Lagi ito ang pinaaawit sa amin. Sabi nga, ang ganda. Pakinggan natin. Amen. Excuse, pero pakinggan. Ito na ha. Sa bawat naghahanap kay Kristo, may pag-asa pang naghihintay sa iyo. Gagabi na din sa Pilipinas. Pilipino.
hanggat may pagkakataon ay magbalik loob na tayo sa Panginoon. Tayo matapos ay mga huling pananalita, Brother Ray, Brother Berhel, Brother Danny. Pagkatapos mga huling pananalita, Brother Danny, ganun na din ang prayer. Brother Ray. Okay. Yung ating pinag-aralan, how can we get in heaven? Ito kasi it's a very good topic na mapag-usapan about heaven. No? Hindi pa natin na-detalye kanina. Ito, yung In My Time in Heaven by Richard Sigmund. Ito, nabasa ko ito buong libro niya. Maging sa YouTube, nanonood ako ng mga seed drop. Yun ang mga taong namatay tapos umalik at nabuhay pa muli, no? Binalik sila ng Panginoon at nabisita nila ang heaven. At isa lamang ang kanilang sinasabi, very consistent ito sa kanilang mga testimony even dito, na once ang tao ay namatay, judgment kaagad. Okay? At ang taong matuwid at naging born again ay dumadaan ito sa parang pinaka-tunnel na mabilis. Tapos ang maliwanag, nakikita nila. At yun, consistent na naririnig yan sa mga testimony, even in YouTube. At nakita nila yung sarili nila, wala na silang katawan, kundi para silang spirit na lang. At nakita nila ang sari-saring sinasabi ng Biblia, na ayon sa Biblia, na ano yung itsura ng heaven. Yan, pag-aralan natin. At ayun, no? Siguro maraming next. Magandang topic yan. Totoo yung mga sinasabi doon
na ano yung sinasabi ng Bible, mayroong mga ginto, mayroong mga daraan ng dinginto, mga diamond, mga mamahaling mga andon, mga lugar. Kung ano yung mga meron dito ay doon talagang sobra-sobra. May mga platinum nang sinasabi, may mga diamond, may mga bulaklak na nagsisiga, naggagalawan, nagsasalita, at ang kanilang tinatapakan, tapos yung mga maamong mga hayop, no? Ang dami. Napakaganda. Ang ganda ng mga testimony nila. I don't know kung kayo naniniwala sa ganon. Well, ang masabi ko lang, ang kailangan ay yung heaven, yung sinasabi ng Biblia. Yung Biblia. Yun na tayo, dito tayo bumasa. No? At by next time, at hinahaman natin ang ating mga tagapakinig, tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos upang malaman natin kung ano yung mga pinangakong the best how we can get in heaven. Yan ang heaven. Ano ba ang nasa heaven? Amen. Praise God. Brother Verhel? Salamat sa magandang talakayan sa salita ng ating Panginoon. Muli, samahan niyo po kami muli sa aming pong pag-aaralan. Napakadakila ng ating Panginoon, patuloy po tayo nilang niyang minamahal, patuloy niya tayong iniibig, at patuloy niya tayong iniisip. Yun lang. Amen. Brother Danny? Kaligtasan po natin ay hindi po sa ating, hindi lang po sa ating mabubuting gawa. Ang ating pong kaligtasan ay nasa Panginoong Jesus lang, kung tayo po yung titiwala at maniniwala sa Kanya. At kung kayo po yung wala pa sa ating Panginoon, patuloy po tayong magsaliksik at pwede po kayo sumabay-bay sa ating ito. Kung kayo napasadyang manood dito, pwede po kayo sumabay-bay every week po ito sa ating Pew Gospel at ipong pag-usapan ang tungkol sa mga bagay-bagay na patungkol sa Diyos tungkol po sa Biblia. Aming po pinag-usapan ito at tinatalakay. Praise God. Tuloy mo na ng prayer, Brother Danny, for the closing natin. Bili mo na nakaraos din tayo sa habag ng Panginoon. Buti ah. 2 hours lang. Ano? Medyo maikli. Okay to. Tama-tama. Tutulog na. Pag dire-direcho kasi, Brother Danny, medyo nakakapagod din yung ano yung discussion that we tuloy na maganda. Ah, sige. Tama-tama yan. 2 hours lang. Okay, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming yes, salamat po sa araw ng kaloob mo uli na kami po yung nagkasama-sama. Yes, yes, sir. Bari Ariel, Bari Bari, yes, Bari, so, Bari, at ako. Upang yes, gamitin mo uli kami na mga tagapagpahayag na inyong salita. Sa pamamagitan nito ay sa maliit na bagay na ito lamang po ay magpagpahayag po kami. Alam po namin na may layunin ka. Yes, so God. Makakatutok dito o makakapanood. Yes, so Jesus. Ito po ang ibigay sa kalahan ng kaliwanagan. Nagamitin mo kami ang pure gospel na maging daluyan at pagpapala din na tagapakinig sa mga taong naliligaw. Nagaya po ng awitin, tupang ligaw sa mga taong yaman nila ay hindi po sapat kung wala si Kristo sa kanilang buhay. Gamitin mo kami hayag ng salita at maging share po namin lahat ng mga nalalaman namin sa Biblia para po sa kaligtasan ng mga hindi pa nakakilala sa iyo. Maging pinapanalangin po namin ng mga bansa, lalo na po ang bansang Pilipinas sa dinadanas po Panginoon. Yan na pandemic na ito. Hindi po kami magsasawa, Panginoon, na kami po tumawag sa inyo, na kami po magabay sa mga tao na na-infect po ng COVID na ito. Hindi po kami magsasawa na ipanalangin ang aming bansa, Pilipinas, sa yes. Yes. Tuloy na po mawala itong virus na ito sa
na nananalasa at pumipinsala ng mga tao at mga namamatay. Patuloy pa kaming umaasa na may higit maayos pong lahat dahil ikaw po ang Diyos ang mga pangyarihan. Kami lang po, kami, sa iyo lang po kami magkakaroon po ng tiwala. Dahil ikaw po ang aming pinagkakatiwala. Tanging Diyos na namilig ka ng langit at lupa. Kailan po aming inasa. Kaya po patuloy pa kaming nanalangin at umaasa sa araw-araw. Ito po ang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Tatay Yel, nagsasabing the pure gospel in Australia ay laging naghihintay para sa inyo. Kala ko naghihintay na ayuda eh. Ayuda ng Diyos ang inihintay natin lagi. God bless you. Oh, hindi na ba kayo papatay? Hindi na ba kayo papatay yung pangalan nyo? Sino ba kayo? Wala. Okay. Nagpapasalamat tayo. Napakasarap. Napakasarap na ang tala kayo na ito. Alam nyo, medyo napagod ako sabay-sabay dahil nga kanina nagturo ako. Pagkatapos ngayon nagturo ako. Mamaya magtuturo ako uli. Okay, may reward ka naman. Eh, kasama ko naman kayo. Kasama ko naman kayo. Pag nakita ko kayo, nagiging bagwis kayo ng saya ko. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you. Keep on praying. God bless you. We love you. We love you. We love you from the Pure Gospel Australia. Amen. One, two.